Hello guys, ngayong tutorial natin ay gagawa tayo ng upload image gamit ang Laravel and Vue. Sa tutorial na ito, matututo tayong gumamit ng form data sa ating Vue and pwede, matututo rin tayong mag-validate ang ating image and mag-save sa ating public path para ma-access natin ang ating mga image. So ganito yung maging end product natin. Sample 1, upload tayo ng image, submit, sample 2, new image, submit. So, yan, ganito yung maging end product natin. So, let's do this. So, nakapag-setup na ako ng list natin ng mga image and also the form. Na-setup ko na siya kasi para hindi na tayo masyadong mag-design na ngayon. And doon na tayo sa function part. So gagawa tayo ng data. Data and yung mga fields na kailangan natin ay name, description, and the image. So, lagay natin sila sa mga, lagyan natin ng model itong mga inputs natin. Para sa image, may ibang way para malagay natin yung model sa kanya. Gagawa tayo ng method para dito. So ito, natapos natin sa image. Hindi kasi basta-basta ipapasa lang natin yung data sa ating model. Kailangan nating gumamit ng event.target. Ito yung built-in na meron ang mga element tags natin at nakikita nila yung mga sineselect natin. This time, kukunin natin yung file and kukunin natin yung pinakauna. Reference as 0. So, meron ding iba, pwede natin kunin yung text, but this time, kunin natin yung file kasi image yung kukunin natin. And pagkakuha natin yan, we need to set up the submit. At gagamit ulit tayo dito ng Axios. Kung napanood nyo na yung Laravel Vue introduction ko for beginners, gumamit din ako ng Axios doon kasi sobrang dali niyang gamitin and halos lahat ng programmer kilala si Axios. And nire-recommend ko rin siya para hindi na-hassle ang ating error handling and pagpasa natin ng data sa server. Ang gagamitin natin ay actually ang method na gagamitin natin ay POS and ganito 'yan.
Dito sa part na to, ito yung kakaiba na gagawin natin. Kasi before, kung napanood nyo na yung aking tutorial sa Laravel View, rekta natin pinapasa yung data sa ating Axios na third party. But this time, gagawa tayo ng mga specific na configuration para sa pag-upload ng image. Gagamit tayo ng headers na content type, multi-part form data. Ito yung mag-hold ng ating image. Kapag wala ito, kasi kapag wala ito, kukonsider lang yung ating image ay ating form as application JSON lang. So, data lang yung mapapasa natin. Itong multi-part form data, siya yung nagsasabi na merong file na kasama yung ating pagpasa. So, gagawin ko yung part na yun and ganito yung itsura niya. This time, gagamit din tayo ng form data. Ito yung mag-hold ng mga data natin papunta sa ating Axios Post. Hindi natin pwede kasi gamitin yung normal na pagpasa lang ng view model sa ating Axios kasi hindi niya makakapture yung files na papasa natin. So, tapos na yung ating form data and config. Ngayon, ipapasa naman natin to sa ating Axios. Para sa mga data na ipapasa natin, lalagay natin yung form data. And para sa configuration, kailangan natin ilagay yung config. And yun po, ganyan po yung itsura kapag mag-upload. Sa ating backend, tingnan natin kung mapapasa yung buo. So, pupunta tayo sa store function. Dadump natin yung buong request. At para makita natin yung mga napasa natin. Tingnan natin. Open ko yung network tab para makita natin yung mga ipapasa natin sa ating server. So, meron tayong error. Ang sabi niya, cannot read property 0 undefined. So, bakit kaya? Kulang tayo ng S para dito ang item. So, yun. Refresh natin. Hindi natin nalagay yung submit doon sa ating button. Oops, meron tayong error ulit. Property button is not defined. Re-spelling natin. Try ulit natin. Sample. Yan, success. And tingnan natin yung network tab. Kung anong sabi niya. Pagka-dump natin, meron tayong napapasa. And meron din tayong image na napasa. Name, description, and image. So, tama yung mga pinapasa natin. Punta naman tayo sa validation part, sa backend part natin. Sa validation, since hindi naman siya ganun kalaki, ilalagay ko na lang din siya sa
ating controller. Hindi na natin siya hiwalay para hindi naman siya para hindi masyadong nakakalito. Hindi naman sa nakakalito pero hindi siya hindi tayo palipat-lipat ng file mamaya. Sa validation, ibabalidate natin tatlo. So, name, description, and image. Sa name, request, validate. Name. Required. And, puntahan natin yung description and image. Sa image, magdadagdag ako ng mga validation pa. Pwede tayo magdagdag ng validation using chaining. Sa pag-chain, lalagay lang natin itong bar na ganito and isusunod. Image. Yung mime type niya ay dapat JPEG, PNG, JPG, GIF. Nene. Gawin na lang nating mas simple. JPG and PNG na lang para hindi tayo masyadong malito mamaya. Ang pinaka max na pwede lang i-upload ay nasa 2048. And yon. At yung validation natin dapat yung name, description ay required, si image dapat etong field na to dapat image, ang mime type niya ay JPEG and PNG and ang max niya ay 2048. Yon, meron na tayong validation. Gagawa naman tayo ng create. Sa pag-create, gaya ng dati, lalagay natin siya sa ating field. Fillable. Para magamit natin siya sa ating create function. Name. Image. Description. And lastly, image. So, nagka-throw siya ng error. Protected. Yan, protected na yung ating image. Pwede na tayong gumamit ng gallery. So, ito ay list. New image. Gallery create yung mga data natin syempre yung name oops name request name description request description yan para sa image iba rin yung pag-save sa kanya kasi ang gagawin natin ngayon hindi natin i-save yung image sa ating database kasi ito ay hindi ganun kagandang practice kasi pwedeng lumobo ang ating database. Ang gagawin natin, save natin ang ating image sa public folder ng ating Laravel project and kukunin na natin yung path. Para sa gayon, ang lalaki sa atin ay ang storage ng ating server, hindi ang storage ng ating database.
So, yun yung gagawin natin. Para dito, hindi siya rectal na parang request descript, request image, makukuha mo na yung path. Meron pa tayong mga extra checking na gagawin para doon. So, ito yung mga extra checking na gagawin natin. So yun, natapos tayo na sa pag-setup ng ating pag-check and paggawa ng path ng ating image. So papaliwanag ko siya. Una, i-check natin kung mayroong image kasi kung walang image, hindi naman natin to hindi natin makukuha yung mga attributes niya. So maliban sa required siya rito, i-double check na rin natin. Wala namang masama kung i-double check natin, di ba? So nilagay ko siya sa variable and dito sa image name, ginawa ko siyang combination ng month, day, year, hour, minutes, and seconds. Tapos nilagyan ko na rin ng unique ID. Para sa gayon, hindi magkapare-parehas ng name ng ating mga image. Pwede kasi kapag kinuha, pwede kasing gawin, kukunin natin ang original name ng ating image, tapos yun yung gagamitin natin. Pero posible kasi na meron siyang kaparehas na name. Kagaya ng drums na name doon sa ating folder kanina. Kapag nag-upload ulit ako na drums yung file, malinito yung system natin eh magkakaroon tayo ng problema. So ganito yung ginawa ko. Gumawa ako ng unique ID and kinoncat ko siya sa date timestamp. Kinuha ko rin yung public path, tapos gagawa tayo ng image folder mamaya. And kapag na-setup na yun, imumove natin yung file na ito para doon sa public path na yun. And dito naman sa pag-save ng image, kukunin ko yung env app URL natin. So, ang env app URL ay makikita sa .env. Punta natin. .env. Ito yun. So, maglalagay lang tayo ng 800. Ganyan, para maging path siya. Ito yung 800. Ang localhost ay katumbas ng 127.0.01. So, huwag tayong malilito. And ito yung port natin na 8000. Yan. Kung mapapansin nyo rin, kapag nagbabago tayo sa ating ENB, automatic na nag-restart ang ating server na yan ang isa sa mga bagong features ng Laravel 8. And try natin i-save. Maglagay lang ako ng response. Lagay din natin yung bagong add na image. Oops. And yun. Try natin. So, sample. Refresh natin to. Sample. Piliin natin yung drums. Submit natin. Oops, nagpula. The image must be a file type of JPEG and PNG. Ano ang file type ng ating image? JPEG. So, dagdag lang natin yan para ma-accept siya. Magkaiba kasi ang JPG sa JPEG. So, siguro magkaiba sila kasi may E siguro ganun eh. Hindi ko alam pero search na lang kung ano yung pagkakaiba nila.
Try natin ulit, submit ulit natin. Column not found, column image in field list. Okay, nandun na tayo sa part na nagsave tayo. Pag natin di refresh natin to galleries path. Okay, may mali tayo sa ating image. Papalitan lang natin to ng path para hindi tayo mag-error. Image. Kasi kanina image path talaga yung nakaano kasi path naman yung save natin. Pero palitan natin para wala na tayong baguhin masyado. Image. Success. So ang sabi dito, na-add nyo raw. Image has been successfully saved. Tingnan natin sa database. Okay. Na-save siya. Tingnan natin tong file na to. So na-save talaga. So may babaguhin lang ako dun sa ating create. Para hindi, para sa repo natin maganda yun. Hindi kayo malito. Image yan. And nasa-save na natin. So, ang gagawin naman natin ngayon ay ilalagay natin siya sa ating page. Okay. Punta tayo sa index. Kukunin natin lahat. Lahat ng image, galleries. Gallery. All. Pasa natin. Compact. Galleries. Okay, punta tayo sa index natin. Pasa natin dito, alalagay natin ay gallery. Gallery na lang. Pasa natin siya sa props. Okay, ano yung pinangalan natin, galleries. Galleries. Yan. Punta tayo kay upload image. Sasaluyin natin siya sa pamamagitan ng props. Ganun lang, no? Pagpunta mo dun sa parent natin, pagpasa mo rito ng gallery, sasaluyin mo lang dito siya sa props. And make sure dapat yung pangalan sa props mo ay ganito. Huwag tayo malito. Dapat yung dynamic na pinapasaan natin, ganun yung pangalan. So, ito ay gallery. Yan. Gawa ulit tayo ng gallery list. Para makapag-add tayo mamaya kung sakali. And equal natin ito sa gallery. Yan. Oops. Okay na. Ang gagawin natin ngayon, since wala rito yung ating mga list, ililipat natin to dito. Itong card na to ay dapat nandito sa loob. At maglagay lang tayo ng HR. Horizontal break. Horizontal line. Para patingnan natin kung anong itsura niya. Dalawa na kasi hindi natin natanggal itong sa save natin. Yon. Ang gagawin natin, ilulup lang natin itong mga pictures tapos okay na tayo. Pagpunta natin dito. Card. Pili lang tayo ng isa. Yan. Tagay natin ito sa loop for 'item index in gallery list' tapos 'key' ang 'key' niya ay 'item.id'. Kahit wala na itong parenthesis. So, papalitan na natin itong mga image. Itong image ay item.image. Itong title ay
I tend that name. At itong description ay I tend that description. Itong updated, pwede natin gamitin yung item that updated at tingnan natin. Okay, medyo malaki siya. So, ang gagawin natin, papalitan lang natin yung image. Nalagyan natin siya ng height of 300px and width of 300px. Medyo sumagad siya kasi wala po siyang mga kasama. So, pwede natin. Habang wala pa siyang kasama, pwede yung itsura niya. Try naman natin kapag nag-add tayo, dapat malalagay na kagad doon. Dapat mapupunta na kagad doon. So, ang gagawin natin ay this dot gallery, this dot push response dot data dot data. Ang gagawin niya ito, kapag ka-add, mag-response, kukunin natin yung data. Yung data, kung mapapansin nyo dito sa may gallery natin, yung binabato natin data, siya yung newly added na gallery. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Sample 2 ukulele. May error. Lagay natin siya sa variable bm this bm okay, palitan natin lahat ng bm sample 3 lagay natin itong isa. Yun. Okay na. So, nakagawa tayo ng form using Laravel View upload and nakakapag-save din tayo sa public URL ng ating Laravel. So, yun lang. Thank you. Thank you for watching. So, kung nakita nyo tong video na to na nakakatulong sa inyo, sana ma-share nyo tong aking mga video and pwede kayo mag-suggest ng aking content para sa susunod nating video, yun yung i-cover ko. And salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.